tinalakay na sa Senado ang panukalang pagbuo ng korte na tututok sa mga kaso ng smuggling. Ang layunin, mapabilis ang mga paglilitis, may mapanagot at tuloy ang masawatan ang pagpupuslit ng mga produkto sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sabay sa pagtaas ng presyo ng ilang produktong agrikultura, problema rin ng bansa ang smuggling o pagpasok ng produkto mula sa ibang bansa nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. May mga nasasabat naman daw kasi ang mga otoridad. Tanong ng ilang senador, bakit walang nakukulong? Kaya isinulong sa pagdinig ng Senado sa Committee on Justice and Human Rights ang pagbuo ng Anti-Agricultural Smuggling Court sa ilalim ng Senate Bill 1963. Layon daw ng panukalang batas na magkaroon ng korte sa ilalim ng Supreme Court na ang tanging tututukan ay mga kasong may kaugnayan sa smuggling ng agricultural products. At kung maisa sa batas ito, maaari raw katakutan ng mga smuggler ayon sa may akdang si Senator Cynthia Villar. Pag napigil natin ito, lalaki ang kita ng ating farmers and at the same time darating sa consumer na mura ang ating mga produkto. So we will partly solve inflation sa ating bansa. Yung proposed bill, apat. So ngayon, dahil kakaunti pa naman yung nakafile, pwede ng isang division ng Court of Tax Appeals. Sa kasalukuyang sistema, tanging customs ang pwedeng magsampa ng reklamo sa Department of Justice laban sa smuggler na siya namang magsasampa ng kaso sa korte kung may sapat na batayan. Depensa ng BOC, 24 cases ng large-scale smuggling ang naisampa nila nitong 2023 at 26 cases noong nakaraang taon. Siyam sa mga kaso nakarating sa hukuman. Yun nga lang, wala pang nakukulong. Ang pinakamagandahong na pwede maghabla ay ang competitor mismo. Sapagkat yung competitor ang masigasig na lalabanan niyan hanggang sa kaduluduluhan. Marami yung sa custom na nadudukot ang dokumento. Kaya pagdating sa korte, wala kang kalaban-laban. Pagka nahuli ng custom, no, ang nangyayari, nadidelay pa dun sa loob ng custom kasi may hearing dun sa loob ng custom with the consignee. Yun ang pagbaba ng mga value. Yun yung pag-file po ng criminal case, hindi na po yun. It's a matter of the goods versus the duties and taxes. Pero magkaiba po yun. Ngayon, yung sinasabi po na, yun nga po, yung sa pagfa-file po natin ng cases. Pwede po kayo magtubig, ma'am. Hindi, okay lang po. Parang lutong-luto na ako. Pag po nasa DOJ na siya, hindi na po namin siya kontrolado. Wala na pong hand si Commissioner doon. Kinonsulta rin ng Senado ang Office of the Solicitor General, Philippine Judges Association at Supreme Court kaugnay sa panukala. Pabor naman daw silang dapat tutukan ang pagsugpo sa smuggling, pero... Mukhang may consensus kanina that the Court of Tax Appeals, a division should be designated or a division should be created to address smuggling. Hindi na RTC level. Diretso na sa Court of Tax Appeals. Pag-aaralan din daw ng Senate Committee ang iba't ibang pananaw tungkol sa panukalang Exclusive Anti-Agricultural Smuggling Court. Sa isang pahayag, sinabi ng BOC na suportado nila ang pagtatatag ng Anti-Agricultural Smuggling Court para mapabilis ang resolusyon sa mga kaso at kalaunay mapahinto ang smuggling activities. Nakikipagtulungan daw sila sa Legislative Department para mabuo ang nasabing korte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.